Hi! This is Swang and welcome back dito sa ating YouTube channel. Ang topic natin ngayon ay kung nakakabuntis ba ang withdrawal. Nakakatuwa itong mga content ko. Ano kasi ito yung mga common questions sa akin. Ano? Maraming maling paniniwala about the withdrawal method. Ang feeling nila kapag sila ay nag-withdrawal, sila ay hindi na mabubuntis or 100% safe. Okay, so ito yung answer natin. Withdrawal is not a form of contraception. Maaari ka pa rin mabuntis kahit gumagamit kayo ng withdrawal. So, bakit? Hindi ba kapag nagsisiping kayo mag-asawa, yung lalaki naglalabas siya ng pre-cum? So, yung pre-cum, hindi mo siya nakakabuntis kasi wala namang, hindi naman sperm yun. Yun nga lang, dun sa pathway ng pre-cum nyo o pre-cum niya, yung dadaanan nun, okay? Maaaring may mga naiwan dong mga sperm mula sa nakaraang pagtatali. Okay? Kasi yung sperm kasi matagal lang nagiging buhay niyan. Hanggang 5 days yan. Okay? So ngayon, kung ladaanan ng pre-cum na yon yung sperm at sumama siya doon at nag-penetrate siya sa'yo at nagkita sila ng egg cell mo, so possible na ikaw ay mabuntis. Ayan, so sana ay naging maliwanag na. So next time, para sure na hindi ka mabubuntis, huwag kayong gumamit ng withdrawal. Marami namang pwedeng gamitin na contraception aside from withdrawal. Ayan, so yun lang. That's all for today's video. Sana nagustuhan nyo yung share ko sa inyo ngayong araw. See you in my next one. Bye!